Aprobado na po ng Malacañang ang pagbebenta ng mga nakumpiskang smuggled na asukal ayon po sa isang opisyal ng Sugar Regulatory Administration. At isinusulong naman ngayon sa Senado na imbisigahan ng umano'y cartel sa pag-aangkat ng asukal. Saksi, sina Bernadette Reyes at Mav Gonzalez. Nakarating daw kay Senador Risa Ontiveros na ilang industrial users ang gusto sanang mag-import ng sarili nilang asukal mula sa Thailand, kung saan 25 pesos per kilo lang ang bentahan. Pero hindi umano sila pinayagan ni Agriculture Senior Yusek Domingo Panganiban. Sa halip, itinuro umano sila sa tatlong accredited sugar traders, ang All Asian Counter Trade, Sukden Philippines at Edison Lee Marketing. Ang prinesyo umano ng All Asian, 85 pesos per kilo. Sa komputasyon ng opisina ni Ontiveros, sa 440,000 metric tons na aangkating asukal, aabot ng 10.5 hanggang 14 billion pesos ang aniyay super profit ng tatlong importer. It is a cartel that generates super profits, none of which will go to the national treasury. Hindi pa tayo kahit kailan nakaranas ng ganitong kagarapal na monopolyo. Sa ganong tubo na pinaghahatian lang ng tatlo, di mahirap isipin kung magkano ang kickback dyan. Naghain na ng resolusyon si Ontiveros para imbestigahan ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Iprinesenta rin ni Ontiveros ang larawan ng mga kinatawan ng tatlong sugar importers, kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Panganiban sa Malacañang. Is it normal to host sugar importers in Malacañang? Is the president being manipulated by his underlings who handpicked the importers? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo, ni Yusek Panganiban at ng tatlong nabanggit na kumpanya. Ang sabi naman ng Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture, dati pa raw sinagot ni Senior Yusek Panganiban ng mga dahilan sa likod ng pagpayag ng importasyon ng tatlong kumpanya. Layunin lang naman daw ng departamento na mapababa ang presyo ng asukal. Natinitingnan natin sa ngayon ang atin pong pagbaba ng presyo sa ating mga merkado. Ayon sa isang opisyal ng Sugar Regulatory Administration, aprobado na ng Malacañang ang pagbibenta ng mga nakumpiskang smuggled na asukal. Ibebenta ito sa mga kadiwa store sa halagang 70 pesos kada kilo. Yung layunin po nito is to provide the consuming public with cheaper sugar in the market. Sang-ayon sa planong ito ang United Sugar Producers Federation of the Philippines. Ang ginagawa, ang madakip ng authorities, binibidding in auction, ang bumibili, ganun pa rin, sila pa rin yung mga smuggler. So nare-recycle. So ito, no chance to recycle. Ayon sa Department of Agriculture, inilalatag pa nila ang mga alituntunin upang matiyak na walang legal na hadlang dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Mav Gonzalez, ang inyong saksi.